Good morning mga ka-channel. Okay, ngayon lang tawali tayo mga pag-video. Ito nga pala ang aking harvest today. Ang oras natin is 11:17. Yan. So, kaya ako nag-video ay pakita ko sa inyo yung aking additional small setup about off-grid. Yan ay on-grid yan. Ito ang aking off-grid. Pang ilaw lang yan, pang ilaw. So, tinanggal ko na yung aking 12-volt system. Pinag-isa ko na lang dito sa aking engine room para isang setup na lamang. Pag nagka-budget tayo, saka natin papalitan yan ng pangmalakasan na pang buong bahay na. Kasama motor pump at yung dalawang rep. So yan ang ating battery storage, 13.2. Ito ang ating tester, 13.6. Ito yung ating battery, tatlong 50 AH na lead acid, isang gel type na 16 AH, isang lithium ion na 60 AH, 4S 15P. Ito ang ating charger, AC charger. So, tulong yan pag makulimlim. Ito ang ating bagong biling inverter na 700 watts daw. Hindi natin alam kung 700 nga. Na-testing ko na yan kagabi. Gamit ko dito ang electric fan. Dito muna ako natulog sa isang bahay. Diyan sa labas. So, minalwal ko muna siya kasi nga pag nag-brown out ay bubunutin ko muna yung motor pump saka yung rep bago ko siya i-on kasi nga hindi niya kaya. May ano lang naman to, pang ilaw lang tong ating inverter. So, buksan natin ha. Yan. Pang ilaw lang yan saka dalawang fan. So, yun, umilaw na yung kanyang backup power. So, pag nag-brown out, ima-manual ko yan. Manual transfer ko dyan. Pipihitin ko dito. Pakanan. Para magkaroon tayo ng continuous na supply ng kuryente kapag brown out. Ang ilaw lang ha, ilaw. At dalawang pan lang. So, yan lang mga ka-channel. Ipinakita ko sa inyo yung ating bagong setup na off-grid. Bali nga pala, ano yan? 222 AH, 12 volts. Ang ating setup na yan. Laking bagay na yan. Pag brown out, may kuryente pa rin tayo buong bahay. Bali, dalawang bahay yan. Ating setup na yan. So, pakita ko sa inyo yung aking panel board. Ito nga pala yung aking working table. Meron din ako dyan na small set. Ito nga pala ang ginagamit ko sa pagtuturo sa connection. Huwag nyo munang pansinan ng wire, medyo magulo. Ayusin ko pa yan sa pagtuturo sa mga estudyante. Yan ang ayan ang ating working table. Makalat. Yan talaga ang mga technician. Ito nga pala ay meron din akong ilaw. Siyempre, pag brown out dito ay madilim. Kaya naglagay ako ng ilaw yan. LED light. At meron din naman to. Meron din naman yan ilaw. Sa pag nag-brown out, syempre bago ko mag-ano ay maliwanag. So yan ang aking ginagamit ngayon dito sa gabi. Yan ang sinasaksak ko dyan sa inverter, yung 32 inch na smart TV at isang dadalawa pala, dalawang DC fan, yung isa 12 volts, yung isa 220. Yun ang aking panel. Yan. Bali, yan siya. Labing isa. Anim na 100 watts. Tatlong 330. Isang 25. At yung manipis na yon, yan. Yan yung piece.
Yan yung unang-una kong nabili na 100 watts daw na pina scam. Na yun ang ginagamit ko sa SCC na green na panturo lamang yun sa mga estudyante sa connection about solar. So yan ang kanyang connection, yung mga wire. Mataas pa ang aking consumption, 495, kasi umaandar yung aking motor pump, 410 ang harvest. Ayan, 356 yung isa, 40. Ito yung dalawang 30, dalawang 30 yan na nakaparallel. Yan ang harvest niya. Ito yung anim na 100 watts. At yung gitna, ayan yung blanco pa yan. Walang nakakabit yan. Sobrang makalat. So, yun lamang ang pinakita ko sa inyo ngayon na sa bago kong setup na off-grid, 12 volts na pang-ilaw. Pang-ilaw lang naman yan. Ayan. Simpleng-simple lang yan. Parallel connection yan. Lahat ng positive magkakasama. Lahat ng negative ay magkakasama. Parallel connection. Ito yung ating charger. AC charger. Pang backup natin yan pag makulimlim. Ngayon kasi ay maganda ang panahon. Mainit. Mainit siya. Harvest. Minsan nag-ano yan, 15 amperes. Eh, lalo na pag summer. Talagang maganda. So, pinatay ko muna yung ating limiter. Kasi, hindi naman siya nag-export. Kulang pa ang ating panel sa aking load sa araw. Consumable daily ko. Okay, mga ka-channel, yan lang muna. Wala pa tayong LVD connection. Yung LVD connection, yun yung pag naglobat ang battery mo, automatic na mamamatay ang supply ng inverter. Nasa sa inyo kung saan nyo ilalagay, dito sa supply or dito sa output. Pwede dyan kahit saan, alin sa dalawa dyan. Pag dito sa output, output, gagamit ka ng SSR, in solid state relay. Pero pag dito sa input, LVD lang, okay na. Ito lang, bali, itong supply ng inverter ay doon magtatap sa output ng LVD. At yung input ng LVD ay dito naman nakatap sa battery. So, ganun lamang kasimple yun. Yung kung lalagyan nyo ng automatic cut-off. So, pakita ko rin sa inyo yung connection yun. At bibili tayo ng LVD module. LVD module na lang, din ako gagamit ng SSR. Module lang, okay na yan. So, yun lamang mga ka-channel. Pinakita ko lang sa inyo yung aking bagong setup na 12 volts off-grid na pang-ilaw. So, hanggang dito na lamang at magandang araw pong muli sa inyo pong lahat. And God bless us all.